Kanina, ibinalita namin ang iba't ibang aksidente sa probinsya. Balikan naman natin ang ulat tungkol sa dalawang lalaking nagkakatay umano ng mga aso sa Odyongan, Romblon. Narito ang Ronda, probinsya. Kinakala noong una na dulot lang ng problema sa linya ng kuryente ang sunog sa isang rest house sa Maragondon, Cavite. Pero karumal-dumal na krimen pala ang itinatago nito. Sa loob, nakita ang sunog na bangkay ng senior citizen na si Raulito Aquino. Nakitaan ang biktima ng mga saksak, taga at palo sa ulo, leeg at dibdib. Nawawala rin ang wallet ng biktima, dalawang cellphone at ang kanyang gintong kwintas. Pinaghahanap na ngayon ang mga suspect na sina Marvin Madugay, Mark Kevin Dicen at Arnold Faustino Lucanas. Mga tauhan sila ni Aquino sa kanyang manukan at huling nakita ng mga testigo na pumasok sa bahay bago ang sunog. Sa Odyongan, Romblon, naaresto ang dalawang lalaking nag-viral dahil sa pagkatay ng mga aso. Niluluto at ibinibenta rin umano ng mga suspect na si Johnny Factor at Vivincio Patnon ang kanilang mga kinakatay. Walang pahayag ang mga suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. May butas sa tiyan at nakalabas ang lamang loob ng apat na kambing ng maabutan ng may-ari sa Pagadian City. Naabutan daw ng may-ari na si Wilfredo Quindo na inaatake ng limang malalaking aso ang kanyang mga kambing. Sinaway niya raw ang mga ito pero tila sasakmalin pa siya ng mga ito. Kaya pinagbabato niya ang mga ito. Ayon sa may-ari, ngayon lang siya nakakita ng ganoong kalalaking aso. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas.